pupunta na natin si tropa. Tignan natin kung ano ba yung mystery, kung bakit siya nagkaroon ng ganung sariling negosyo. Saka nagulat kasi ako mga ERP, nakita ko doon sa loob, mayroong pang iba-ibang klaseng mga ano, mga kagamitan. So, di natin sasabihin na ibablog natin siya ngayon, kumbaga ambush lang. Ayan, tignan natin. Ayan, meron na ata silang transaction. So, check natin. Ayun. Ayan, ayun oh. Ayan, si Yum Yum TV. Oh. Ay, okay lang yan. So, mamaya na lang. So, check ko muna yung pinta mo doon. Ah, sige. Ah, sige. So, siya, si Yum Yum TV. Ayan. So, mamaya, i-check natin yung product niya. Ano to po eh? Sports shoes, saka sporting shoes. Yun. Ayun, clothing store. So, hindi pa pala siya naliligo. Mamaya, papasyalan muna natin sa loob. Hindi natin, okay? Ano, tingnan natin. So, dito, mga ERP, papasok muna tayo sa loob. Ayun, hidden lang to, mga ERP. Nakita natin. Ayun, wow. Ang ganda, no? So, ito yung mga damit. Tapos dito yung mga sapatos. Ayan. So, syempre, unahin muna natin itong sapatos. So, si Yum Yum Stevie, naligo muna. So, ulang basa na, kaya naman, baka maputigan. So, pasok na ako. So, ayan, no? Ganda, oh. So, ayan, mga ERP, mga paninde niya. Ayan. So, ito yung mga sapatos. Meron din palang pambata. Jor. Ayan. So, mga... Ito, maganda to, Jordan 1. So, ito, malapit lang to sa may Antipolo, dito sa may likod ng simbahan. So, meron din pala dito mga pants. Ayan, ang ganda, oh. So, pasyal lang kayo dito. So, naligo muna. Mamaya na natin siya i-interviewin si ate. Ayan. So, may mga jacket din pala rito. Ayan. Mga short. Ukay-ukay. So, mamaya, ano natin si Yum Yum, malalaman natin kung paano siya nag-start, bakit siya, ano, kasi actually mga ERP, YouTuber din yun. Search nyo Yum Yum TV sa, ano niya, sa YouTube niya kung ano yun. So, hintayin natin siya mamaya, i-b-roll ko muna itong mga paninda niya para makita ng ibang mas maganda. So yun, nandito na si Yum Yum. So ito nga pala mga ERP, introduce ko sa inyo si Yum Yum, ang may-ari nitong store dito sa Skinita ng Antipolo. So saan nga pala to, ERP? Mga ka-ERP, dito po yan sa 37 Sanse Street, Antipolo City. Likod po ito ng simbahan. Bali, opposite siya ng Olps Gym. Dito lang sa San Jose Street. Madali lang ano, kasi ito pong main store namin, nasa loob ng compound, ng Marquez compound. Ayun. So, mga ERP, bibigyan ko lang din po kayo, kung kayo ng info. Dati nga pala siyang OFW. Yes, so, meron siyang ibibigay sa atin na motivational words, tsaka payo kung paano ba siya nagsimula. So, Yum Yum, ano ba yun? Ayun, bali, nagpunta po ng
Abu Dhabi sa United Arab Emirates noong September 4, 2007. Then, dahil malakas ang loob ko, nag-tourist lang po ako doon. Then, doon na po ako naghanap ng trabaho. And then, bali 14 years po ako doon, nag-for good lang po ako last year. At ito po pala, may sabihin ako sa inyo. Yeah. Dapat po kasi talaga, masipag tayo. Hindi naman kailangan ng sobrang talino, basta sipag at tiyaga at dedikasyon sa buhay. At syempre, huwag tayong gagawa ng masama sa kapwa natin para ma-reach natin lahat ng goal na minimiti natin. At ito po ang Y Sporting Shoes at ang YU2 Clothing Store. Nag-umpisa po to this year lang, March 25, 2022. At paano nga po ba nag-umpisa to? Yun. Syempre, ganito po yan. OFW nga po ako, and then nung May 23, 2020, kasagsagan po ng pandemic, binless po ako ni God, nanalo po ako sa Emirates Lotto sa Dubai. Yan. So, thanks God. Pero hindi pa rin ako umuwi agad doon kasi nga dahil sa mahirap pang biyahe at lockdown. So, hindi muna ako umuwi. And then, nag-decide na ako talaga last year kasi parang natakot ako dahil meron akong kapatid ng tenant ko sa Dubai. May paupahan ako dati ron is na-deads. So, nakita ko na lang yung abo niya nandun sa, ano ba tawag doon? Sa pinaka-marmol. Oo, parang ganun. So, ayun, pero ako nag-decide kasi mahirap mag-isa ako doon. Wala akong family doon, wala akong kapatid. Although maraming kaibigan, pero syempre, binigyan na ako ni God ng chance para matupad ko yung pangarap ko. Kasi sabi ko, at the age of 40, magkaroon ako ng sarili kong negosyo. So, ito na yun. Yes, yun. Ito na so, ngayon. So, paano ba nangyari to, mga itong sitwasyon na to? Actually, bigla akong pagising ko nung umaga na lang, kasi laki ko sa hirap. So dati, never ako naibili ng nanay ko ng sapatos. So bumili ko ng sapatos nagkasapatos ako, yung natatanda akong ibinili ko when I was 7 years old. Yun lang yun. Then paglaki ko, syempre teenager ka, kailangan mo ng pamporma, walang-wala. Ultimo damit ko, walang-wala. Ngayon? Then nung college ako, damit ko 5 lang. Gagawin ko, iba yung susot ko ng TTHS, iba yung susot ko ng MWF. Parang ganun. Kumbaga yung schedule. Kaya pagising ko nung umaga, biglang siguro, sigad din na nagano sa akin, naisip ko na magtinda ng damit. At naisip ko magtinda ng sapatos. Kaya ang ginagawa ko, especially pag dun yung talagang walang-wala, paminsan-minsan at mostly pala, sa pagka yung walang-walang pera, lalo't bata, na parang nakikita ko yung sarili ko, binibigyan ko ng malaking discount. Ayan. Sa negosyo. Oo. Kumbaga, kahit na hindi ako masyadong tumubo, bibigyan ko ng malaking discount. Oo, nangyayari. Maraming beses. Ayan, bata, parang makikita ko yung sarili ko sa kanya. Ayan, 14 years old, 13, 12. Kumbaga, na-adapt mo yung dati. Oo, parang naalala ko yung dati. Kaya, yun ang reason kung bakit ito ang naisipan kong negosyo. At siya nga po pala, ako po pala, nung manalo po ako sa Emirates Lotto. Yun, nanalo na pala siya, nanalo pala siya sa lottery sa Dubai. Yes, Emirates Lotto tawag doon. So, dun ako nag-start gumawa ng aking YouTube channel. At ang purpose noon, ang makatulong din, itulong ko rin dapat yung kikitain ko ron. Kaso lang eh, medyo nalaylo ko dahil nga sa negosyo. Pagiging busy ko dito sa negosyo. At yung meron akong inopen din na yung pangarap mo, sagot ko, with an international title of Your Dream is My Command. Meron tayong natulungan dyan na kabayan, OFW din siya. Talagang medyo napagmalupitan ng konti. So, mga herbs siya pala si Yum Yum's TV. Yayam! Yes. Ah, Yayam TV. Yes. Yayam! Yayam's TV. Search nyo sa YouTube. Ayan, search nyo sa YouTube. So, and then, makikita yun. At para po maano ninyo na yung sinasabi ko sa'yo, na-interview po pala ako ni Miss Corina Santiers. Ayun, no? Search nyo lang sa... Big time pa itong interview natin. Yeah. Search nyo lang sa Facebook yung... OFW Instant Millionaire. Ayan, lalabas doon. William Marquez. So, balato. Yan. So, ayan yun. Tumataya pa rin naman ako. Kasi ang pangalan na ngayon, Masus. Hanggang ngayon, tumataya pa rin ako. Sabi ko nga, pag once na manalo ko, ulit, and jackpot ang mapanalunan ko, talagang yung almost half noon, ilalaan ko sa... Charity. Yes. Actually, din sa ano kayo, yung parang... Yung pinakaano mo. Oo, yung Your Dream is My Command or pangarap mo, sagot ko na aking channel. Yan. But soon, itutuloy ko po yan, magkakaroon ako ng, ano ba tawag dun? Parang part 3 or... Activities. Yeah. Kasi nakadalawa na ako nun, isang taga-Pilipinas, tapos isang OFW. Ang maganda niyan, di ba, syempre, yung Yum Yum TV mo, ipagpapatuloy mo ulit, yung mga followers mo dun na
maganda rin yung mga pangangailangan, yes. Tulungan mo din. Diba? Correct. Oo, ganun po ang mangyayari talaga. At hindi naman ang ano na kung mapapanood niyo yung una kong video doon. Sinabi ko, in-open ko yung Yayams TV para to help those people in need. Ayun. So yun mga ERP, nabigyan na tayo ng kwento ng tungkol kay Yamyam TV, kung paano siya nagsimula. So dun sa nangangarap, tuloy-tuloy lang na mga ERP. So, walang masamang mangarap, at ayun. Libre naman ang mangarap. Saka dasal kay Lord para yes. mabigyan din. Kasi bukod sa pangarap, sipag, diskarte, dasal. Oh, at speaking of Lord, ito pala, ma-share ko lang sa inyo, no? Tumaya ako sa loto noon doon, pang-apat na taya ko pa lang yun. Dinandun ako sa balcony namin, nakatingin ako sa buwan. Actually, inanap ko yung buwan, pero sa interview ko sabi ko, I was looking at the moon. Kaso ang hirap mag-English, on the spot yung interview ko doon sa Dubai. So yun, nag-pray ako, sabi ko, Lord, please, bigay niyo na sa akin to. 6 numbers, o kahit 5 numbers lang sabi ko. Kasi kahit 5 lang nakuha ko number noon, malaki kasi ang premyo kapag ka loto sa Dubai. Doble ata. Kasi Dubai yan. Kasi kung solo mo, kung na-solo ko lang yun, sa pera natin, 13.5 million pesos. Yun. 5 numbers lang yun, ha? Dito sa atin, yung 649. Magkano lang yun? Parang 25,000, 30? Hindi. 5 lima number. Ay, hindi. Siguro, hati kayo doon, 5,000. Ganun lang yun. Ah, maliit lang, di ba? Kaya magandang tumaya doon sa, ano, NLS. Pero, in fairness naman, tumutulong din naman ang ating PCSO. Ayun. Yes. Yun ang importante naman. Kasi, yun pala, itatak nyo sa utak nyo. As long as, na gumagawa kayo ng tama. Mabuti. Ayan. So, papapalayan kayo ni God. At so, iyon, ako ang buhay na saksi. So, totoong may nananalo sa loto. Yes, ayun. Exactly. So, salamat, Yamyam, sa pag-ulak sa akin dito para makita yung shop mo tsaka makapagbigay ka ng motivation. So, sa susunod ulit, pag may bago. Yes. Thank you. Salamat. Ay, wait. Ayun? Subscribe kayo sa Yuma TV. Ayun. Okay, mga Bye. Bye.